Sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo mga ka-iron kung paano ba ako nakakuha ng level 7 sa French dito sa Quebec, Canada. Ayan. Ayan yung aking certificate ng level 7. Ito naman yung international exam na level 5 lang yung nakuha ko. Ayan. So presently ay level 8 na yung level ko sa school na pinapasukan ko. At tumigil na ako nito lang last September 2021 kasi nandito na yung family ko. Wala na akong time para mag-French after ng trabaho. Ano. What's up mga kabakal, mga ka-iron na kumusta kayong lahat? Okay naman ako, ang inyong idol. Medyo long time no vlog tayo kasi nandito na yung family natin. Medyo wala na tayong time pagpa-vlog. Medyo focus muna tayo sa family. Wala pa rin kasi kaming nakikitang daycare na pag iiwanan ng bata. Kaya salitan kami ng pasok ng misis ko. Kaya medyo tight yung schedule namin sa pag-aalagaan bata. No? At yun, para kanino yung video na to? Ito ay para doon sa mga papunta pa lamang at nandito na sa Quebec, Canada. Unahin natin bakit. Bakit tayo kailangang matuto ng French? Ang primary language dito ay French. Although meron din naman mga English speakers pero hindi ganun kadami. Lalo-lalo na dun sa mga liblib na lugar katulad itong napuntahan namin. Talagang 100% French speakers dito kaya no choice ka na magsalita ng French talaga. At yung gamit nila sa work at yung pang-araw-araw na gamit nila language sa conversation ay French talaga. So, paano na lang ano kung doon ka napunta sa ganong lugar? So, kung may ipapagawa sa atin na trabaho, French yung salita, paano natin maintindihan yan, di ba? So, kailangan talaga mag-effort tayo na magsalita ng French. Ano? Tsaka magandang opportunity na din na makapag-aral tayo ng French kasi nandito na tayo sa French speakers na lugar. Di katulad ng iba na nagbabayad pa talaga ng malaki para lang makapag-aral ng French, matuto ng French. Eh tayo, nandiyan na, libre. Kapag nag-aral tayo dito ng French dito sa Quebec, tayo pa yung bibigyan ng gobyerno, may allowance tayo. Katulad itong case dito sa amin, kapag nagpe-French kami ay binabayaran pa kami ng kumpanya namin katumbas nung kumagana yung per hour rate namin. At saka pag marunong na tayo mag-French, marami talaga mga opportunities, mga doors na mag-o-open sa atin. Maraming mga Canadians na mag-i-invite sa'yo sa mga activities na ginagawa nila. Katulad ng pag-ice fishing, pag-hunting. Ayan, napagandang mga activities na maranasan yan kapag nandito ka na sa Quebec. At alam nyo ba, no, makwento ko lang sa inyo. Yung school na pinapasukan ko ng French ay nag-offer sa akin na magturo ako ng Tagalog course sa lokal, sa mga Canadian. Tapos nag-offer din sila na magturo din ako ng Japanese kasi marunong din ako mag-Japanese kasi galing ako sa Japan. Sabi ko, sorry, hindi ko pwedeng tanggapin yan kasi nga hindi kami pwede magtrabaho sa iba. So, napakagandang opportunity sana, no, diba? Kaya lang, hindi tayo pwede magtrabaho sa iba eh. Doon lang tayo pwede magtrabaho sa company na nakasulat doon sa ating kontrata. At saka yung kultura nila, madami kang madidiscover tungkol sa mga kultura nila. Kung ano yung mga kinakain nila, yung mga libangan nila kapag ka winter, yan, mga ganyan. Madami kang madidiscover kapag ka yung marunong ka na magsalita ng salita nila. At isa rin sa napansin ko, base sa aking experience lang naman, ano? Kahit pa marunong sila mag-English, hindi sila yung open na magkwento kapag English yung gamit nilang salita. Mas open sila kapag ikaw tinatry mo na magsalita ng salita nila, mas natutuwa sila. Parang sa atin, kapag ka may nakita tayong foreigner na magaling magtagalog, di ba? Mas magaan yung loob natin, mas gusto nating makipaghalubilo sa kanila, no? Kasi natutuwa tayo, ay, ang galing magtagalog to, ganun. Parang ganun din dito kasi ang everyday na ginagamit nga nila ay French. Parang katulad sa atin, Tagalog.
So kailangan nating i-define yung whys, kung bakit natin kailangan na matuto ng salita nila. Kapag na-define mo na yung mga bakit, mga whys na yon, may pundasyon ka na, may motivation ka na kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. So pangalawa, bakit kailangan nating matuto ng French? Kasi ito ay requirements para ma-PR tayo ng mas mabilis dito sa Quebec. But not necessary. Bakit? Kasi dito sa Quebec, meron tayong dalawang pathway ng pag-PR. Una ay yung PEQ or yung Quebec Experience Program or Programme d'Expérience Québécoise in French. Kaya PEQ yon. Pangalawa ay yung Regular Skilled Worker Program. Ang pagkakaiba ng dalawa? Yung PEQ ay nangangailangan ng French, at least level 7. Yung Regular Skilled Worker Program naman ay pointing system. Ang kailangan sa kanya ay yung IELTS, kalimitan. Hindi kailangan ng French doon sa Regular Skilled Worker Program na yon. O pwede naman palang hindi mag-French eh. Kaya lang, yun nga, kung gusto mong mapabilis yung pagpaprocess ng PR mo, doon ka na sa PEC. Kaya pukpukin mo, pagtyagaan mo yung French para maka-level 7 ka agad at mas mapabilis yung pagpaprocess ng PR mo, lalo-lalo na kung medyo may edad ka na ano. Siyempre, kailangan nating mas mabilis ma-obtain yung PR natin. Yung Regular Skilled Worker Program, yan ay pointing system. Binibigyan ng points yung edad mo, yung trabaho mo, kung anong trabaho mo rito, yung tinapos mo, tinapos ng asawa mo, kung bata pa ba yung anak mo, yan, gine-gradean nila yan. Yung edad mo, edad ng asawa mo, lahat yan, gine-gradean nila. Yung language mo, gine-gradean din yan. Yun nga, yung IELTS. Kapag mataas yung points na nakuha mo doon, may certain points sa certain skills na a-applyan mo. Kung halimbawa ikaw ay welder, may certain points na require sila. Kapag naabot mo yon, pwede ka nang mag-apply doon. Kapag kulang naman yung points mo, halimbawa yung edad mo, konti na lang yung points na nakuha mo. Yung edad kasi pagtaas niyan, pag konti na ng points mo. Pagka yung sagad ka na, matanda ka na dun sa pinakalimit ng age na required nila, zero na, wala ng points yon. So kapag nangyari yon sa language nila, kinukuha kalimitan yung points nila. Kailangan mong kumuha ng IELTS para makumpleto mo yung points na hinahanap nila. So long story short, yung PEQ French ang kailangan at madali, mas mabilis. Yung Regular Skilled Program naman, hindi kailangan ng French pero matagal. Gaano ba katagal yung PEQ at gaano katagal yung Regular Skilled Worker Program? Ang sabi ng agency, ang PEQ ay umaabot ng hanggang 2 taon at yung Regular Skilled Program naman ay hanggang 4 na taon. Medyo matagal ano. At yung Regular Skilled Worker Program ay sabi nila wala pa rin kasiguraduhan na ma-PPR ka. Yun ang sabi nila, hindi ko rin alam. Eh di sir, PR na pala kayo kasi level 7 na kayo eh. Hindi pa po, on process pa lang. Kapaprocess lang nitong January 2022. Hopefully, ngayong taong to ay magkaroon kami ng CSQ or yung Certificate of Selection of Quebec. Kapag nagkaroon na kami noon, pwede na kaming mag-apply ng PR. At sabi ng agency, 18 to 24 months pagka-apply mo ng permanent residency, pwedeng ma-approve yung permanent residency natin. Pag PEQ or Quebec Experience Program, recently lang nag-iba yung rules. Medyo naghigpit sila. Kinakailangan na ng principal applicant na mag at least level 7. Ang kailangan nating level 7 ay yung exam na international katulad ng TCF, TEFAC, katumba siya ng IELTS sa English. Ako sa case ko, umabot ako dun sa lumang rules ng PEQ na ang kailangan lang ay attestation or certificate galing school na pinapasukan mo na nagse-certify na ikaw ay nakakompleto ng level 7. So dun sa international exam na nakuha kong points ay level 5 lang yung nakuha ko. Pero isang points na lang. So dun sa international exam na kinuha ko last September 2021 lang ay B1 lang yung nakuha ko or equivalent sa level 6. Isang points na lang. Isang points na lang. Kulang. Pero ito, baliwala lang to pala kasi umabot nga kami dun sa lumang rules ng PEQ. Pero mas okay na rin na na-assess ko yung sarili ko sa international level na exam. Ayan o. Medyo kinabahan ako nung sa exam eh. Pero sa school, level 8 na yung tinetake ko nung tumigil ako.
Tumigil ako last September 2021 kasi nga nandito na yung family ko. Wala na akong time. So ilang taon ko bang nakuha yung level 8? Kasi level 8 na ako sa school nung. So March 2019, dumating kami dito sa Quebec. And then first week of May, nag-start yung French namin na 4 hours a week hanggang September ng 2019. So May, June, July, August, September. 4 months yun na ganun. Lumipat kami ng school. Mga October 2020 hanggang last year ng June. October, November, December, January, February, March, April, May, June. So 8 months. So ang kwenta ko, 2 years and 3 months nung ma-attain ko yung level 7 or level 8 sa school. Doon sa unang schooling namin, walang mga level-level yon. Tapos nung sa padalawang school namin, clinasify kung ano level na kami. Laka level 4 agad ako doon. Kaya 5, 6, 7 na lang yung kinuha ko doon sa padalawang school namin. So ano ba yung mga technique na ginawa ko para ma-attain ko yung level na yon? So hindi ako nagyayabang. Ano? Hindi pa rin ako ganun kagaling. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin yung pag-aaral ko ng French. Yung level 7 ay intermediate pa lang yan. I still have a long way para maging fluent sa French. So, ang technique ay practice. Siyempre, practice lagi and repetition. Repetition is the mother of all skills. Ika nga, ano. Bago kami mag-French dito sa Quebec, dun sa unang school namin, pinursigi ko yung grammar. Grammar talaga yung pinursigi ko na intermediate grammar. Ang grammar kasi parang rules yan ng laro. Eh, ano? Kailangan alam mo yung rules bago ka pumasok sa isang laro. Kapag hindi mo alam yung rules, wala. Mangapa-ngapa tayo, diba? Kasabay nung grammar, yung vocabs, may mga vocabs yan na kailangan mong paulit-ulitin sa uluhin mo. Araw-araw, ulit-ulit. So, may app ako na ginamit. Ang pangalan niya ay Anki app. Ito yung Anki application na sinasabi ko. Ito ay isang flashcard application na kung saan ay pwede kang mag-search ng mga already uploaded na mga flashcards. Like katulad nitong na-download ko na 5,000 most common French words. Ayan ay in-upload na ng mga user ng app na ito at ready, available sa public na i-download for free. So free lang itong application ito. Ang kagandahan dito sa app na ito, every time na mag-review ka, tulad niyan, flip mo, hulaan mo kung ano yung meaning ng salitang yon, i-rate mo siya kung fail, hard, good, or easy. Easy, next word, easy again, and then so on and so on and so on. And then every time na mag-open ka nung app na to, unang ipa-flash niya yung mga words na nahirapan ka dun sa huling pagre-review mo, hanggang dun sa pinakamadali. At ang isa pang maganda sa app na ito ay pwede kang magawa ng sarili mong flashcards. Ito yung mga nagawa kong flashcards. And then pag marami na tayong vocabs, may grammar na tayo, syempre itest natin sa actual conversation. Makipag-usap tayo ng French sa mga lokal. At huwag kayong matakot magkamali kasi sa pagkakamali tayo natututo eh. Tingnan yung mga bata, di ba? Ang dali nilang matuto kasi hindi sila nahihiyang magkamali. Gayahin natin yung bata, huwag tayong mahihiyang magkamali. Kasi dyan tayo matututo. Tsaka huwag yung pakaseryosohin. Pagka nagkamali ka, tawanan mo lang. Yun, ganun lang. Ako, lagi akong may note tsaka ballpen. Ninonote ko talaga. Note ko yung mga naririnig ko. Sunod, lagi akong nanonood ng mga French na mga palabas. Katulad ng news, teleserye, mga documentary, movie. Ang dami magandang movie na... Ang isang magandang movie ko napanood yung Good Cop and Bad Cop. French-English yun na may halong... Quebec French, ang ganda nun. Recommended ko yun. May application ako na dinownload na puro Quebec na palabas talaga yung mapapanood mo dun. Yung Easy.2.tv. May subscription siya pero may mga free din siya na pwede mo mapanood. At ang importante dun ay lagyan mo lagi ng subtitle. Bakit? Kasi yung subtitle, habang pinapakinggan mo siya, nakatingin ka sa subtitle, madi-differentiate mo yung spelling sa bukas ng bibig at sa pag-pronounce ng salita. Doon masasana yung tenga mo. Ako, nung nag-uumpisa pa lang ako, siguro mga isa hanggang dalawang oras, araw-araw, nakikinig ako ng mga videos in Quebec French. Importante. Para masana yung ating tenga. And then yun, worth it naman, namalayan ko lang, uy, naiintindihan ko na sila. So everyday, kailangan makinig tayo. Madalas, kahit 30 minutes a day, okay na yun. Malaking tulong na yun. At yun nga, repetition ng mga vocabs, mga grammar. At syempre, yung pagbigkas ng mga French syllables. Yan, napaka-importante niyang reviewin palagi. Kumbaga, abakada ng French. Kasi mahirap talaga yung pronunciation ng French. Review lang lagi and practice.
practice makes perfect, ika nga. And fake it until you make it, ika nga. So siguro yun lang aking may ipayo sa inyo, no? At sana ay ma-approve yung aking PR ngayong taong ito. At good luck dun sa mga nag-iintay ng Lamia. Ang dami nagme-message sa akin sa Facebook page tsaka dun sa mga comment section. Medyo matagal yan, Lamia. Maabot ng mga months. Yung sa amin, 8 months yung aming inabot nung Lamia namin. So habang nag-iintay kayo, huwag muna kayo magre-resign kung kayo ay nasa work nyo pa, may trabaho pa kayo. At kung kayo naman ay nag-resign agad, humanap muna kayo ng sideline kasi medyo matagal yung Lamia. At yun lang mga kabakal, mga ka-iron, God bless sa ating lahat. At sana ay may napulot kayo kahit papano dito sa ating video. At see you in the next video. Bye-bye!